So good morning guys, welcome to Beast Airs of Shaw Philippines. So ngayong araw na to, excited ako sa inyong pakita yung bagong labas ng EMG John Wick 3 version 2. So yung dati natin lalabas na favorite bestseller natin na John Wick 3 pistol ng EMG, katulad yan last week nagbenta tayo, no? So siguro mga nasa 4 or 5 boxes ata yun, yung mga 60 pieces, no? So hindi rin kagad siya tumagal, no? Mga 1 to 2 days ubos na, 1 to 3 days alin man doon, no? So ubos din kagad, no? So ngayon bago matapos tong taon na to, may dumating na John Wick 3 version 2 guys, no? So tingin ko sa 2021 ito yung unang ilalabas na EMG John Wick 3 pistol, no? So dito sa Philippines, so excited din ako kasi una ko tong gagawa ng review at dito sa Philippines. At the same time, siguro ako yung unang shop na maglalabas nga. Sa tingin ko, dalawa lang naman kaming shop daw na maglalabas nito dito sa Philippines. Pero yun nga, ako yung unang magagawa ng review at the same time, ako yung unang mag-i-introduce sa inyo, no? So papakita ko sa inyo kung ano na bago. So pakita ko muna sa inyo yung dating EMG John Wick 3 pistol. So ito yung version na ginamit talaga sa John Wick 3. So ayan. So ang daming bumili nito siguro. Ang dami, hindi ko na mabilang kung ilan yung ano. Kulang 1,000 siguro. O mga 500 o 600, mga ganun, hindi sure. Napakadami kong binenta ngayon 2020 nito, no? So kami nagpuputok nito, no? Same time kami rin nagpaingay, no? So nasa amin yung majority ng stocks. Pinakamaraming nabenta, syempre kami rin, no? Sa John Wick 3 pistol. Yan, okay. Tignan nyo muna. So hindi ito yung bibenta natin ngayon, no? So pinakita ko lang yung old version. So ngayon, ang bibenta natin ngayon, same box pa rin naman siya, no? So pero nakalagay nga kasi dito is yung TTCM0200, no? So hindi siya 0100. So ngayon, pakita ko na sa inyo. Ang galing yung box. Excited ako guys eh. So yun, alam niyo naman, yung John Wick, nagpapantigin tayo ako dyan. Okay? So guys, tinanggal ko lang yung plastic para mabilis yung makita sa video, no? So ito yan, makamalaglag. Ayan, okay? So papakita ko sa inyo kung ano nagbago. Compare natin siya, no? So ilalabas ko muna yung pistol. So may license card din naman siya, no? Ayan, dati kasi yung mga sinuunan nilabas ng John Wick 3, bandang May o bandang March ata o mga ganun, parang manipis lang siya na papel, karton, no? So ito kasi parang PVC type na. So pakita ko lang sa inyo yung pistol mismo. Ito yung tinatawag na John Wick 3 version 2 Island Barrel. So malalaman nyo kung bakit Island Barrel. So may kasama rin siyang alin, katulad dun sa ginawa kong last video nung John Wick 3 na EMG, no? Pinakita ko sa inyo kung paano saan ginagamit yan at the same time para hindi kayo, nag-stack up guys, pinapakita ko rin kung paano gagawin. So napakadali, huwag kayo papaloko na kailangan palitan ng ganito, palitan ng ganyan. So sa aming mahal pero pinapalitan namin, halimbawa nasira, pinapalitan din namin. Basta warranty, minsan ka pinapalitan din namin ng bago. O kaya minsan, hindi ko na pinakabayaran ng parts. Marami nakasubok yan dito. No? So minsan hindi ko na pinakabayaran yung parts. Pag nakita man namin talaga yung client na napakabait, willing din at the same time. No? So, pero syempre, may instances din na hindi naman talaga sagot ng warranty. Pero yung ito ko naman na yun nga, karapat dapat. Kasi nga dito nga pinamimigay lang namin mga pistols, rifles. So walang problema sa amin. So mas mahal lang sa amin kasi nga majority ng stocks na sa amin. At the same time, kami rin yung nag-i-introduce sa inyo. Hindi naman namin kayo pinipilit bumili, no? Pero yun nga, sabi nyo kasi una nakikita lumalabas, no? So ito yung John Wick 3 version 2 Island Barrel. So kung makikita nyo, yan, kung mapapansin nyo anong nagbago. So kung sa mga newbie na hindi pa nakita yung John Wick 3 na version 1 tsaka version 2, so wait lang, baka malaglag yung magazine. So ilang ka lang yan guys. So kinakabahan ako dyan eh, baka malaglag yung mag eh. So ito yung version 1, makikita nyo yan. Ito yung ginamit sa John Wick 3 talaga, no? So pero ito yung version 2, improved version. Kung makikita nyo, in-improve na ni EMG yung grip nya tsaka yung magwell, no? So yung magwell guys, nakita nyo, pabilog na siya. Ito kasi dati para maraming kanto at the same time engraved markings itong version 2. Laser markings na. May laser markings na ni Taran Tactical Innovation, no? So yung magwell. At the same time, yung grip nga. Okay? Ganun pa rin naman siya. So maganda pa rin talaga. Best pistol, no? So ayan, no? Ito yung grip. More on pang practical shooting na talaga itsura niya. Yung base pad, kung makikita nyo, aluminum na. Dati kasi, yung base pad nito sa pagkakatanda ko, plastic pa ata. No, so ngayon, yung base pad na, katulad sa Army Armament na ginawa kong video, no, so ang base pad is aluminum na, no? Tapos ito nga, may markings na ng Taran Tactical. Ito kasing dating version is wala siyang markings ng Taran Tactical at the same time plastic. Itong magwell, wala rin siyang markings. Tapos ano pa bang nabago? Yung outer barrel, tsaka yung slide. So kung ito yung bagong version 2, kung makikita yung outer barrel, ayan. Kaya siya tinawag na Island Barrel. Ito yung version 1.
So pakita ko muna sa inyo. Ayan, so pag kinasa ko guys, wala tong bala, kaya mag-i-slide, gagani slide stop, no? So ayan, yan ang itsura niya once na dumating siya sa inyo, no? So o ma-feel nyo, so ayan, ang ganda. So para nagkaroon siya ng custom cut sa barrel, ito yung version 1, ito na yung version 2. So ganoon din, no? So tingin ko ganda. Okay, so para doon sa mga bibili guys, no, kung natandaan nyo nung pinost ko last week, wala na yung stock talaga nung John Wick 3, nagkaubusan na. So yun nga, tulad sinasabi ko sa inyo, ngayong taon, bago matapos ang taon, o kaya itong darating na bagong taon, ito lang yung makikita yung EMG na lalabas sa market, no? So dalawang shop lang kami na maglalabas nito, no? So pero yun nga, nasa akin yung majority na stocks. So meron akong 40 pieces, tapos magkano ba to? Mamaya tatalakayin ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, no? So i-test muna natin yung FPS kung ganun pa rin ba. Dati kasi yung John Wick na nakuha natin nasa 380 to 400 FPS, pero yun nga, dahil mainit yung temperature, hindi pa tayo naka-aircon nun, mahirap pa tayo nun, eh. So ngayon medyo umaangat tayo dahil sa inyo, no? So maraming salamat sa sumusuporta. Testingin natin. So FPS test muna, at the same time yung yun nga, tingnan muna natin kung ano yung nabago. So lagyan ko muna siya ng gas, ganun pa rin naman, inverted yung paglalagay ng gas guys, lagi. Ah, ayun, isa pa. Alam niyo kung anong maganda dito? Kasi kung mapapansin niyo, yung butas nung okay. Yan, kung makikita ko, yung butas niya sakto-sakto lang dun sa valve, no? So hindi na mahirapan yung mga newbie na itusok siya ng tama. Kasi iba, tabi-tabi, ang nangyari, nasisira tong valve, no? So yung input valve, hindi tumatalsik yung o-ring. So ngayon, pinadali siya ni EMG guys, sakto-sakto yung butas ng needle ng gas, no, sa kanya. Hindi siya mag-wobble. Ayan, okay. Ganun kaganda ngayon yung nilabas na version ni EMG. Version 2 ni EMG na nilabas sa John Wick 3, no? So agit niya yung YouTube ko. Okay. Okay, ayan guys, no? So lagyan ko muna siya ng normal BBs. So ang gagamitin natin BBs pang test guys is yung Jer na 0.20. Siyempre kukuha muna natin guys, eh. So pakita ko lang sa inyo. Mamaya kakabitan din natin to ng Ace-Tech tracer unit, no? So ayan guys, lalagyan ko ng bala para makita nyo, ano. So guys, napakaganda ng unit. Ayun nga, excited lang ako i-test. So yun guys, ulitin ko na sa akin yung majority ulit, tapos tayo ulit yung gagawa, no? So paunahan lang guys, first 40, actually first parang minabawas na kanina kasi nung pinost namin sa base, no? So may kumuha 40 piece lang dumating sa akin. So ngayon nasa 32 pieces na lang siya guys, no? So ganun siya kabilis. Di ko sure guys kung aabot to bukas o next day, pero yun nga, paunahan lang. So 14,000 pesos, no? So maganda, bago matapos yung taon, syempre bago yung pistol nyo, no? So 14,000 pesos ang benta ko nito. Dati kasi ang benta ko nitong version 1 is 13,500. So medyo nagmahal supplier, medyo nagmahal din syempre yung price namin, no? So yun nga, mas mahal naman kami. Hindi kami namilit kung gusto yung bumili or hindi, pero yun nga, pinapakita ko sa inyo, pinapaintindi ko sa inyo, no? So kaya naman ganun, may warranty rin. Minsan pinapalitan din namin once na nakita naman namin. Pero syempre guys, hindi naman yung only palit guys, no, pag nagka-problema. Usually pinapalitan namin ng bago sa second time. Pero hindi, pinapalitan namin ng bago basta talaga nakita namin problema. Pero pag mga minor issue lang, hindi naman. Kung yung unit nyo naman is nagka-problema kaso walang pyesa guys, waiting talaga tayo, no? So sana maintindihan nyo yun. Yun nga guys, pinipilit natin lahat i-improve, no? So ngayon testingin natin yung John Wick 3 version 2. So ayan guys, island barrel. Baka na kasi. So ayan guys, no. Kasi ang pagkasa guys, hatakin nyo sa bibitawan nyo, no? So ngayon, open ko lang yung chrono. Tignan natin kung ilang FPS siya. So gamit kong gas. Ang gamit kong gas guys, kung nakikita nyo kanina, is yung puff dyno na color black. So expect nyo na mas mahina to, kasi yung white, yun ang mas malakas na version, eh. Ah, ito pala. So ubusin ko muna. Mamaya titestingin natin siya sa white, no. Kasi yung black yung ginamit ko. Siguro mga 360, 380 lang to. So yan, test fire natin guys. Ito yung John Wick 3 version 2. So chrono test. Kung makikita nyo, naka 0 guys, no. So huwag kayo papaloko dun sa mga nagko-chrono-chrono. Yung iba, binabalahan lang bahala ng pellet gun. So ngayon, semi. So syempre, semi lang naman to. Ayan. 373 FPS sa black puff dyno na green gas. Pero I suggest, pag white na puff dyno, ang ginamit nyo, dahil CO2 ready naman to, pwedeng-pwede, no? So, ayan, 367 FPS. So, tama tayo na nasa 360 to 380 FPS siya pag sa black puff dyno green gas mo siya ginamit. Pero yun nga, mag-settle to, siguro
ang FPS lang talaga niya is nasa 330 to 350 FPS pagtagal, no? So, test fire, ubusin ko lang muna yung bala, no? So, ayan. Okay, test fire. Okay. Parang mas swabe ngayon itong EMG, no? So, isang kamay. Okay. Yan. Maganda na nakikita niyo sa video. Pag ganun nangyari, may bala pa huminto. Ibig sabihin yun, kulang sa gas, no? So, kargahan ko siya, yan, no? May bala pa. Kargahan ko siya ng green gas na color white. No? So, napakaganda nga, katulad niyan na sinasabi ko, ayun, nakita niyo yung butas, sakto-sakto. Kasi dun sa normal na magazine, guys, ito yung difference, oh, sa WEA magazine, ayan. Makita niyo, ang laki yan ng butas. Yan, ito ngayon yung nilabas ni EMG, na, yun nga, user-friendly, napakalit lang ng butas, so dun yung siya sasalpak. Para sa mga newbie, hindi na malilito kung paano magsaksak, dahil maraming bumibili dito, guys, na nahihirapan magsaksak ng gas, totoo lang, no? So, pero nga, lahat naman tayo nagsisimula sa wala, no? So, yun. Okay, sinalpakan ko lang. Corona test ko, guys. So, kanina ang last corona natin, 367. So, ikasako, no, guys? Corona test. Okay, 366. So, kanina nyo, nakita nyo, nag-355. So, yan, bumabalik siya. 366. Okay? Tsaka, tanda nyo, pag lumalamig niya yung baril, o kaya lumalamig yung temperature dito, guys, mas humihina yung FPS niya at the same time yung gas consumption lumalakas. Pag mas like ko yun ulit sa video, pag mas mainit naman yung temperature, no, so mas malakas yung FPS, mas matipid yung green gas. So ubusin natin yung bala para makita nyo kung paano gumana yung slide stop. So ngayon, ayan na, 100 lang. Okay, other hand. Okay, pag wala na siyang bala. So yun naman, kung mapapansin ko ngayon, parang mas smooth yung balik ng slide niya, no? Pati yung piston parang lubricated pa. Pero nga, bago namin out, guys, ilulubricate po muna namin. So, yan ang itsura niya pag wala na siyang bala. So, yan, okay? Ganda. So, ayun. Guys, ngayon, kabitan natin siya ng tracer unit. So, ito yung gamit namin ngayon, A-Stick. Medyo mahaba-haba yung video, no? Kasi, sabagay, okay lang naman. Unang labas lang naman to sa Philippines. No? So, ito yung A-Stick na gagamitin natin. Tracer unit. So, yun, katulad na sa version 1, meron din siyang thread. Pwede kayo maglagay ng tracer unit kasi X-Cortec o kaya A-Stick. No? So, mamaya papakita ko rin sa inyo yung maple leaf. No? Okay, wait lang. Ingat kayo, guys, kasi yun nga. May thread to eh, okay? Ayan, so okay. Hindi ko masyado hihigpitan kasi baka magasgas. No, so, ayun na, okay? Dito yung button para mag-on yung tracer. So, kung makikita nyo itong parang transparent na button dito, pindutin nyo yan. Para mag-on. So, mag-blink na yan. Nag-blink dito, magkakaroon ng orange blinking. Ayan, ako nakita nyo. Nag-blink siya. So, ngayon, gagamitin ko is WE Magazine para makita nyo na compatible din siya sa Armorer Works, sa WE Magazine, sa Tokyo Marui Magazine. So, itong unit na to. Ang nakalagay dito is yung 0.25 o 0.28 na tracer unit, no? So, tracer BB. So, ito kasi, ito yung tracer unit, ito yung nagbibigay ng ilaw dun sa mga tracer BB. So, hindi ilaw yung BBs nyo, pag ang gamit nyo is yung normal BB. So, ito yung normal BBs, guys, ito yung mumurahin. Yung tracer BBs kasi, guys, iba. So, sample, ito yung sample ng tracer BBs, color green. So, ngayon, papatayin ko yung ilaw, guys, para makita nyo yung glow in the dark, no? So, okay, ito yung unit na gamit ko, Genwick 3. Patayin ko yung ilaw, guys, no, para ayan, pinatay ko yung ilaw, ewan ko lang kung may kita sa video, no, so kasako, no, guys, ayan. Okay, higyan natin, higyan natin ilaw dito, patayin ko ilaw, guys. Okay, so test fire, patayin ko pa yung ilaw, isa pa, kita naman ako, guys, patayin ko ilaw, guys, no, so ayan, test fire. Mababa pa yung quality ng video eh. So okay, guys, wait lang. Mababa pa yung quality ng video, Darken. Okay, kung nakita nyo na. So, yan yung standard magazine. Okay, yung standard mag. Ngayon, sasalpakan ko siya ng okay, long magazine, 50 rounder. Okay, ayan, guys, para makita nyo. Pinatik yung slide stopper. Okay, test perlet. Glow in the dark. Ayan, para makita nyo lalo. Ayan. I-adjust ko yung color dahil na, okay. Nag-a-adjust siya kanina. Dahil dinidilim eh. Ayan, pag wala ng gas, yun ang mangyayari. So guys, ayan, kung makikita nyo, ayan, no, katulad yan, W ulit, malaki. So malaki yung butas. No? So ngayon, kargahan ko lang ng gas.
Di ko pala pinakita sa inyo na kinurgahan ko yung gas ng long magazine. So, okay? Ayan. So, ubusin natin yung bala. Mas mamaya, talakayin natin kung magkano yung mga pinaglalagay kong... Ayan na. Okay? Ayan, ganda. So, buksan ko ng ilaw, guys, no? So, talakayin ko sa inyo kung ano yung mga pinaglalagay ko. Okay, baliktad. Wait lang. Okay. So, ayan. Bumalik na yun sa normal yung video. So, guys, ayun. Ito na yung unit, no? So, pakita ko lang sa inyo. Okay? A-stack. Ganda. Ito. So, naka-long magazine na siya. So, ito yung 50 rounder. Yung kanina kasi is nasa 28 to 30 rounds lang, guys. No? So, talakayin natin kung magkano ulit, guys. Ulitin sa inyo. Tapos, guys, mamaya. Sige, mamaya. Exit lang ako. So, ito yung unit. Ito lang. Hindi kasama yung tracer unit, no? So, ito yung nagbibigay ng ilaw sa tracer BBs. So, yung unit lang na John Wick 3 version 2, nasa 14,000 pesos. Free shipping. So, anong kasamang yung... Free shipping sa anong kasamang bala? 0.20 o 0.23 na BBs, no? Pero kung walang stock 0.20, nasa 4,000 rounds. So, free na yan. Tapos may free rin kayo na green gas of dino color black. So, ayun. If ever may stock ako ng gun stand na acrylic, bibigyan ko rin kayo ng gun stand, no? So, ngayon, itong tracer unit, eto siya. Nasa 3,800 pesos. Kung gusto niyo naman bumili, kung bibili kayo ng tracer unit, guys, ulitin ko, kailangan nyo rin ng tracer BBs. So, yung tracer BBs namin na ganito, kung mali ako guys, pakitama na lang ako, nasa 950 pesos. Pakitama na lang ako sa agents na naman nagsasagot. Lahat naman yung family member ko. Pero ilalagay ko na lang sa comment box kung talagang tamang price. Pero yun nga, 14,000 yung unit, free shipping, free gas, free bala, na standard lang. So, pag gusto nyo bumili ng A-Stack na tracer unit, tsaka tracer BBs or blow in the dark BBs, hiwalay na price yun. So, ulitin ko, yung tracer unit ng A-Stack, is nasa 3,800 pesos sa amin. Ngayon, yung tracer BBs na ganito, 1 pack na 0.25 o 0.28, nasa 950 pesos. Ngayon, if ever gusto nyo bumili ng long magazine ng high kappa, ito na magiging itsura niya, napakaangas, no? So, nasa 2,200 pesos. 50 rounder yan, guys. So, yan itsura niya, no? Okay? Ang ganda. So, para sa akin, yun ang the best way talaga para ma-enjoy nyo yung pistol nyo kung lagi naka-long magazine, no? Pero nga, kung pag-practical shooting nyo, standard magazine lang, no? So, standard magazine. Pero nga, wala kami stock ngayon na standard magazine. Ang stock namin is puro long magazine ng high kappa. The same time, if ever gusto nyo mag-upgrade, meron tayong available ng maple leaf half chamber set, no? So, naka-crazy jet inner barrel, naka-aluminum half chamber, yung half dial wheel is upgraded na rin. Okay, yung half rubber nito is upgraded na rin. So magkano to? So itong maple leaf namin na maple leaf high kappa series na half chamber set is set na to. So ulitin ko, inner barrel, half chamber set, half rubber, tsaka yung half dial wheel, half dial wheel, nasa 4,000 pesos itong set na to. So usually kasi pag binili mo tong hiwalay-hiwalay, medyo mas may kamahalan, no? So yun nga, madali lang na maikabit to. If ever bibili kayo ng pistol, pwede ko na ikabit yung upgrade kit, no? So ulitin ko, hindi to nakakadagdag ng FPS, pero nakakadagdag to ng accuracy tsaka ng range, no? Pag maple leaf items, no? So upgrade parts pala, maple leaf upgrade parts. Yun nga, at the same time, pwede na kayo magmabigat na bala. So mas maganda na yung flight ng bala, hindi na sabog-sabog, o kaya hindi na liliparin masyado kapag mabigat yung bala. So ayun guys, if ever, tanggalin ko lang, no? So tinitread lang naman to. Pwede rin to sa rifle, guys, if ever gusto nyo. Ba, bumili kayo M4GBB, pwede rin to, no? So, yun nga. Halimbawa, guys, maranasan nyo lang yung mga sinasabi nila sa groups na, yun nga, EMG, nag-stack up daw, papalitan daw ang parts. Guys, niloloko kayo nun. Ang parts na, wala namang parts na dapat palitan pag nag-stack up, guys. Alam nyo kung bakit? Hindi nila tayo pwede lokohin sa mga ganun bagay. Alam nyo kung bakit, guys? Kasi majority nga, kung matatandaan nyo guys, ilang buwan na tayo nagbibenta, halos isang buong taon nagbibenta lang tayo nito, no? So, nagkakaroon din kami ng problema. So, yun nga yung maganda na na-experience namin sa client na nagkakaroon ng problema. Hanggang sa na-improve ng na-improve at nalaman namin kung paano namin siya ibibenta at kung paano maayos yung issue na yun. So, hindi naman siya issue. Guys, alam nyo kung bakit? Kulang lang siya sa lubrication. So, sabi nila, palitan doon ganito, palitan doon ganyan. Guys, kalokohan. Yung piston cap lang, okay, sa loading nozzle, is lubricate mo lang. Parang kailangan lang din siya ng braking sa tunay na baril. Ganun lang din. So, pero hindi naman lahat. No? Pero dito napansin ko, mas suave yung putok ng version 2 ngayon kaysa sa version 1. Kaya ginagawa namin sa version 1, guys, is bago namin i-release sa shop, nilulubricate na namin. Minsan nga,
pag tawag to, katulad dati nung mga sinuuna namin labas, pagdating sa client, nag-stack up, yung pala, binabalik sa amin. So, nilulubricate lang namin, binababad lang namin o-ring. Kasi nga guys, pag dumating dito sa amin, galing Taiwan, kunyari, no? So, ako galing sa supplier, matagal na naiimbak, minsan months, tapos minsan weeks pa pag dumating sa supplier, no? So, yun nga yung explanation doon na yung o-ring, guys, is na tutuyo. So, kailangan mo i-lubricate, no? So, napakadali lang nun, guys. So, ano dapat yung gawin if ever na mag-stack up sa inyo, guys? Much better kung may pistol. Hindi lang naman sa John Wick 3 yun, guys. Sa T-Rex, sa Ikapa, sa Glocks, nangyayari rin yun, no? So, yun nga, kasi kaya lang naman nila sinasabi na ganun, guys. Kasi hindi sila magka-stack nito. Kasi yun nga, minsan tatlong shop lang nagkakaroon, apat na shop lang. So, hindi sila magka-stack nito. Ang gagawin nila is bibentahan nila kayo ng other brand na meron silang stock. So, matagal nang nangyayari yan sa negosyo, guys, no? So, yun nga, hindi kasi sila makahawak ng ganito. Binibenta nila yung mas pangit na version, no? So, yun, mas mura. Pero yun nga, kung talagang pagtatapatin mo naman yung quality, yun nga, itsura pa lang. Siyempre, doon ka, gusto idol mo si John Wick, ano? Siyempre, dito ka sa AMG, guys, no? So, quality pa lang, may kita mo sa mag-release. Kito lang to, extended mag-release. Yung binibenta lang, hindi naman naka-extended mag-release, no? Kumbaga, copy lang, no? So, yun nga, hindi naman siya fake, pero yun nga, copy pa rin. Kasi ito kasi, ito talaga yung license nga na gumagawa talaga ng John Wick 3 pistols, no? So, ayun, kung makikita nyo, guys, bili lang kayo din ng ano, Puff Dino Silicone Oil. So, sa amin, nasa 380 pesos to. So, paano siya gamitin, guys? Once na mag-stack up, halimbawa may bala pa, nag-stack up siya ganyan. Pero ito, guys, kaya nag-stack up walang bala. Ah, wala na tong bala. Ang sinasabi ko, halimbawa may bala siya at nag-stack up. So, ano gagawin nyo? Tanggalin nyo yung magazine, guys, no? Ngayon, make sure na, kung usually pang nag-stack up, kahit pindutin mo sa stopper, hindi na siya bumabalik. So, ano mangyayari dyan, guys? Tutulak mo siya. Ngayon, if ever mangyari yan, guys, okay, bago mo iputok, guys, itong bago mong John Wick 3 pistol, although inulubricate na yung bago na yung padala sa inyo, guys, ispirayan nyo muna yung barrel ng onte. Okay? Yan, ispirayan ko lang yung barrel ng onte, no? So, talaga magagasgas yan pag tinis na. Normal lang yan, ayan, no? Mas naging smooth siya, no? So, if ever lang na mag-lock siya, ayan, may kita nyo. Okay? So, dalawa yan, eh. Dalawa yung parang kurba dito sa slide. So, ito yung unang kurba. Yan yung nagpapagana. So, okay lang yan, ha, guys. Hindi naman loaded yung barrel, no? So, ito yung nagpapagana. Itong unang kurba, dyan magtutugma yung slide stop, no? So, yung pangalawa, okay, pakita ko na sa inyo. Ah, sorry. Yung unang-una pala, yung parang pabilog na kurba, yan yung way mo. Yan yung escape mo para matanggal yung slide stopper, no? So, yung pangalawa is dyan tutugma yung slide stopper para mag-lock siya, no? So, ngayon, ang gagawin natin, kita ba sa video? So, ayan. Balik ko lang, no? Tatanggalin natin yung slide stop. Okay, so, dito siya sa unang pabilog. Ayan. May papakita ko sa video. So, pag yan tumapat na dun sa unang pabilog o unang kurba, pipindutin mo yung pin dito sa slide stop, guys, no? So, push mo yung slide stop para umangat. So, kung mapapansin nyo, ayan, umangat yung slide stop, hahatakin ko na lang yan. Basta nakatutok siya sa kurbada. Okay? Ayan, ito yung part sa slide stop. Ngayon, tanggalin ko. So, once natanggal yung slide stop, hatakan yung slide. So, ito yung sinasabi ko kung mapapansin nyo. Kita ba? Ito yung nagpapalak sa slide stop. Ito naman yung, ito yung kurba na to. Diyan yung itatapat yung slide stop para matanggal nyo, para maipush nyo siya. So, ito yung upper receiver o tinatawag natin slide, no? Ay, sorry. Tama, upper receiver na lang. Ito yung slide. So, ito yung guide rod at ang tawag dito. If ever rin na bibili kayo sa amin, syempre, ang ginagawa namin is, kasi may cases din na lumuluwag siya dati, no? So, kung makikita nyo to, meron niyang screw hand, ito yung Allen wrench, no? So, lahat ng possible na mangyari, ginaguide ko kayo, guys, para pagdating sa inyo, alam nyo na gawin, no? So, napakadali, guys, kasi yun nga, ayan, ayaw nila ituro sa inyo para bibili kayo ng bagong pesa. So, ituturo ko sa inyo, guys, ayan, ilalak mo lang yan, katulad nito, out of the box, medyo maluwag siya, ayan, no? Kaya ngayon, ilalak mo lang siya. Okay? Ngayon, okay na siya. Sinigipan ko lang. Bago na may padalas niya, sinisigipan namin. So, ito yung loading nozzle. Makikita, ito yung tumutulak sa bala. Okay, guys? So, andito yung piston. So, may o-ring din yan dito. So, if ever na mag-stack up yung pistol nyo, no? So, ayan. Itong black part na yan is rubber yan, guys. Yan yung nilulubricate. Yan, kung mapapansin nyo, tuyo siya, guys. So, if ever na mag-stack up yan, guys, lubricate mo lang muna. Ibabad mo ng 15 minutes, guys.
tapos laruin mo lang muna ang loading nozzle, no? So, yun nga, hindi mo naman kailangan magpalit talaga ng parts eh. So, kailangan mo lang siya, yun, laruin lang muna, no? So, kahit yung mga 1911, ganyan nangyari 1911, high capas, Glock, no? So, ayun lang naman basic eh. Bugahan mo siya ng konti. Yun nga lang, pag yan nilagyan mo ng oil dito, anong nangyayari? May pupunta ng onti sa barrel, so yung bala nagkakaroon ng oil. Pero yun nga, matutuyo rin naman ng kahit papano yan. So ayan, i-lubricate ko na. Ngayon babad nyo lang muna 15 minutes. If ever na mag-stock up, no? So maganda na may oil talaga kayo, silicone oil. So ang pagbabalik naman ng slide, guys. So ayan o, oh, ito mo, tinanggal ko. So yun na guys, halimbawa na dumating sa unit, no? Check nyo na lang din. Higpitan nyo itong guide rod. Meron yung screw dito. May kasamang allen wrench pag bumili kayo, no? So ang pagkakabit ng slide is ganito. Balik nyo lang, dahan-dahan guys. Pag hindi kayo marunong at tagaw ng problema, balik nyo lang sa akin ng problema, no? Ayun, sorry. Ayun, sorry. So ayun, okay. Hatakin nyo na yung slide. Itapat nyo yung ayan. Ito siya, oh. Ito yung para mag-lock yung slide stop. Ito naman yung para matanggal mo yung slide stop at the same time mabalik mo yung slide stop. So ito yung slide stop. Hi guys, sorry, natutuyo na yung lalamunan ko. Okay, medyo matagal tayong sasalta. So yan, nabalik ko na siya. So sasalpak mo lang naman. Ngayon pag di mo siya gagamitin, okay. So yun lang naman yun guys. If ever na mag-stock up, lubricate mo lang. Actually abot din naman yan dito. Kahit di mo siya buksan, ayan o. Pag inangat mo yan sinagad mo, pwede mo bugahan yan dito. Ayan o, kung may kita ito. Kita ba? Ayan, pwede mo bugahan dito yan. Ayan o, itong part na to. Ayan o, kita nyo? O, kasi meron naman tong stick eh. So pwede nyo bugahan yan dito. Napakadali lang. So maraming ways pwede nyo bugahan dito, no? Ayan, so guys, magka-problema. Actually hindi na naman magka-problema dahil nga inaayos na natin bago pa lumabas dito. Hindi mo inaayos, kumbaga nilubricate na natin. Kahit sa tunay na baril nga guys eh, minsan nagja-jump pa, no? So syempre dito, ganoon din. Ngayon, magkano ulit? So 14,000 pesos unit, free shipping, free gas, free bala. Kung may free kaming gas, ako may gas tan kaming gawa ngayon, supplier, bibigyan ko kayo. Pero kung wala guys, pasensyahan muna, bawi na lang next time. So itong Ace Tech nasa 3,800 pesos. Yung Tracer BBs, hindi normal ah. Tracer BBs guys, nasa 950. So yung magazine, yung long magazine nasa 2,200 pesos guys. So guys, ayun, maraming salamat. Yun nga, thank you sa panonood. Sige, sa January, if ever na share nyo tong video na to, i-like nyo guys. Mamimigay ako sa January nito. John Wick 3, kasi hindi kami nakapagpamigay last time dahil naubos nga. Kung mapapasin nyo dun sa raffle natin, yung pinamigay namin T-Rex sa Yagapa guys, kasi hindi na umabot yung John Wick 3. Ganun siya kaganda, ganun ka bestseller tong pistol na to. So ngayon guys, if ever na i-share nyo tong video na to, i-like nyo. Yun nga, may chance kayong manalo nitong pistol na to, John Wick 3 version 2. So mark my word, January mamimigay rin kami ng pistols, no? So birth month yun, so asahan nyo mamimigay kami ng prizes, no? So ito ulit yung John Wick 3 pistol. Okay, doon ko na ng video, medyo mahaba lang, no? So mahihirapan tayo mag-upload nito, panigurado. Upload ko lang sa YouTube guys, no? So maraming salamat. Payments via Palawan, Cebuana, LBC, BPI, BDO, M. Lewellier, no ship nationwide. So JN, sorry, hindi ko babanggitin. So 4 to 5 days pag Luzon ng shipping natin, sa Visayas ng Mindanao 10 to 15 days. No? So guys, pasensya na kayo, medyo mahaba yung video. Pero nga, sana maging aral din sa inyo at the same time nga, maging reference nyo. No? So ulitin ko, yun yung price namin. Hindi kami namimili na bumili kayo. Bahala kayo, kung may stock sa iba, syempre doon kayo bibili. Pero nga, wala naman stock. So no choice kayo guys. At the same time, kung magka-problema, balik nyo lang. Pero basta angkop naman dun sa warranty, no? So meron kaming 5 to 7 days na shop warranty, depende sa item. Pero hindi kami talaga nagre-replace guys. Pero minsan pag trip ko lang, halimbawa nakita ko mabait, makiusap yung, hindi naman makiusap, mabait kausap yung client, na kami naman talaga nagka-problema, talaga pinapalitan namin guys yung problema. So marami na naka-encounter niyan guys, no? So meron good deal, meron bad deal, syempre di natin may sisibay ba tayo ng gali. So yun, maraming salamat sa inyo guys. Pero as much as possible gusto namin improve yung sistema. No, so message lang kayo kung may problema, no? So maraming salamat, pasensya na rin kayo kung hindi ko kayo lahat ma-replyan. So guys, advance happy new year. So yun.